Sino nga ba si Andres Bonifacio? Si Andres Bonifacio ay isinilang sa Tondo, Maynila noong Nobyembre 30, 1863. Ang kanyang magulang ay sina Santiago Bonifacio at Catalina de Castro. Nagtapos siya ng elementarya sa mababang paaralan ng Guillermo Osmeña ng Cebu. Maagang pumanaw ang kanyang mga magulang. Mula noon, huminto siya sa pag-aaral at inalagaan ang mga nakababatang kapatid niyang babae at lalaki. Sa tulong ng kanyang mga kapatid, gumawa sila ng mga baston at pamaypay na papel. Ang mga ito ay inilako niya sa lansangan. Nagkaroon siya ng 2 asawa. Ang una niyang asawa ay si Monica Bonifacio, ngunit hindi sila nabiyayaan ng anak. Ang 2 niyang asawa ay si Gregoria de Jesus. Nagkaroon sila ng 1 anak na isinunod ang pangalan kay Bonifacio. Siya ay naging kawani ng Fleming and Company na nagtitinda ng ratan at iba pang paninda. Dahil sa kanyang sipag, siya ay naging ahente dahil hindi sapat ang kanyang kita para sa kanilang magkakapatid, lumipat siya sa Frezel and Company. Kagaya ni Jose Rizal, nakapagsulat din siya ng mga artikulo at tula. Isa sa pinakasikat na tula niya ang Pag-ibig sa Tinubuang Lupa. Ang mga nabasa niyang aklat ni Rizal ang nagtulak sa kanya para itatag ang katipunan o KKK noong Hulyo 7, 1892. Layunin ng katipunan ang maging malaya ang ating bansa laban sa pananakop ng mga Espanyol. Tinawag siyang ama ng katipunan at ang asawa naman niyang si Gregoria de Jesus ang tinaguriang nakambini ng katipunan. Noong Agosto 23, 1896, sumama sa kanya ang mga katipunero at naganap ang sigaw sa Pugadlawin. Naging magulo ang mga pangyayari kaya noong Mayo 10, 1897, napatay siya sa Marugondon, Cavite. Hanggang ngayon, kilala siya ng mga Pilipino sa kanyang katapangan, makikita ang kanyang bantayog sa lungsod ng Caloocan. Sana ay may natutunan kayo sa pagkilala sa ating bayani na si Andres Bonifacio. Huwag ninyong kakalimutang mag-subscribe at pindutin ng bell button para ma-notify kayo kung may bago akong upload na video. Thank you for watching!